Oh, ito na naman. Magandang araw sa lahat, sa inyong lahat ng mga Pilipino na makapapanood nitong budol-budol president natin. Isa ka rin ba na nabudol nitong si BBM? Tingnan mo nga itong mga pinagsasabi niya, talagang napaka-opposite, talagang napaka-sinungaling. Ah? Iba yung sinasabi niya noon at iba yung ginagawa niya ngayon. Pakinggan niyo itong video ni Banat Bay na isi-share ko, ha? Si-share natin itong si Budol Budol President BBM. Talagang manluloko sa taong bayan, magaling talaga magsalita. Panoorin niyo to, ha? Nakakainis eh. Lahat ng mga sinasabi niya ay walang natutupad. Ayan. Ngayon, isi-share ko sa inyo itong video ni Banat Bay. Dahil ang US, pag pinasok mo yung US, kaaway mo na kagad yung China. Kaya't yung minsan, noong nakaraang, I think 3 or 4 years ago, nag-offer ang US na mag-moderate between China and the Philippines sa West Philippine Sea. Eh, kapo, that's a recipe for disaster. The future of the Philippines, and for that matter, the Asia Pacific, will always have to involve the United States simply because those partnerships are so strong. The United States and the Philippines are more than just allies. Tweet, 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 SMS. And we will continue to work hard to strengthen further. Nung may tutulong ng US, dahil ang US, pag pinasok mo yung US, kaaway mo na kagad yung China. Ano daw may tutulong ng US sa atin? Yung minsan, nung nakaraang, I think... Okay. Sabi niya, wag daw natin papasukin makipag-unite sa US dahil walang maitutulong ang US. Noon yun, sinasabi niya, ano ba daw ang maitutulong ng US sa atin? Ah? Kasi daw pag natin yung US, yung China, ano yung salita ng budol man dyan. Pero ngayon, nakipag-alay na siya sa US. Tingnan nyo. Hindi niya alam na yung pakipag-alay niya ngayon sa US, na may motibo yan ang US. Pinapahamak niya ni BBM ngayon ang bansa natin. Pinapahamak niya dahil hindi natin alam ang balak ng US na yan. Kasi yung US ngayon at saka ang China, 'di ba, nagkagulo-gulo na sila. 'Di ba, may pinasabog na silang mga balloons, spy balloon daw 'yun ng China, pinasabog ng US, kung ano-ano pa. Kaya ang ginagawa ng US dahil wala naman silang kakampi, binubudol tayo. Pinupuntahan itong presidente natin na ganito ganyan na didepensahan daw niya tayo dahil doon sa iringan doon sa West Philippine Sea. Kaya kunyari sumakay itong US para makumbinsi ang tanga-tangang utak ni BBM. So ngayon, pumayag naman siya. Para daw mayroon daw magdidepensa sa atin sa, kasi daw yung ginagawa ng US sa West Philippine Sea. Patanga-tanga to, ginagamit lang tayo ng US para madadamay tayo sa iringan nila ng China. Kasi kung tanga ka talagang presidente ka, bubo ka, yun ang nangyayari, pumayag ka na ngayon. Pero noon, ang sinasabi mo, hindi ka makipag-alay sa US dahil walang maitutulong sa atin. Ngayon, iba na ang salita mo. Talagang mambubudol ka talaga, talagang napakabubo mo, Presidente BBM. Yun talaga lang ang masasabi ko sa'yo. Wala kang panindigan sa sarili mo bilang presidente. Sumasandal ka sa mga sino man yun. Hindi ka makatayo sa sarili mo. Hindi tulad ni PRRD noon, na kayang tumayo, walang sinasandalan. Iba naman yung tulong, iba naman yung mga investment na ginagawa ng ibang bansa. Pero, di ba, kumalas tayo, pinagmumura niya yung US, yun sana ang gagawin mo, BBM. Lagyan mo ng kamay na bakal yung ano mo, bayag mo dyan, nakakainis ka. Talaga.
Nakakagalit. Ngayon, sa iringan ng China at US, may posibilidad damay tayo. Yun ang totoo. Napakawala ang utak mo talaga. Hindi ka talaga marunong mag-isip. Ang sa iyo lang, ganito, ganyan, US. Ano akala mo? Pinaka-powerful ang US? Tanga ka talagang presidente ka. O, ayan na guys, panoorin nyo to. Para painitin ko naman yung ano niyo, mga puwet nyo sa galit dito sa nabudol ni BBM. Nakakagalit talaga.